Isa ito sa mga sikretong pamamaraan. Paano ba makahanap agad o makakuha agad ng mga maliliit na deposito tulad na lang ng mga maliliit na Golden Buddha kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army sa isang lugar. Gusto mo bang malaman? Kaya ano pa bang hinihintay natin mga katigits? Let's do this! Base ito sa mga plastada sa lugar kung saan napuntahan ko sa aktwal at naunahan na kami sa pagkuha ng mga maliliit na deposito at wala pa naman itong masyadong mga marka o mga palatandaan kung saan nakabaon ang mga depositong ito. Kaya bantayanan talaga ninyo mga katiits, lalo na doon sa mga ibang kasamahan natin na mga baguhan. Para sa inyo ito mga madam at mga sir, ganun din sa mga ibang kasamahan natin na mahilig mag-explore sa kabundukan, sa inyo rin ito mga katiits. Kaya pinamagatan ko itong mga nakatagpo ng Golden Buddha Japanese Treasure Lecture and Guide number 87. Isang dagdag kaalaman na naman ito mga madam at mga sir. Umpisahan na natin, ganito yan. Ang plastada sa lugar na tinutukoy ko kung saan madalas matatagpuan ang mga maliliit na deposito pwedeng nasa baba ng waterfall. Bantayanan ninyo palagi ang bagsakan ng waterfall or bagsakan ng tubig ng waterfall kung nakaharap ba yan sa east direction. Ayan mga madam at mga sir, kailangan talaga ninyong busisihin ang bawat plastada sa lugar alinsunod sa mga bearing line. Ngayon, tanggalin natin. Simula sa bagsakan, tatakbo ang tubig, hindi kalayuan, may maliit siya na parang stage. Ayan na mga katiits, bantayanan yung maigi. Ito ang tinutukoy ko na ganyang plastada. Ilipat natin sa mga ibang illustration. Hindi rin magkalayo nito mga katiits. Mapalaki man yung waterfall na yan o mapaliit, simula sa bagsakan niya, sa hindi kalayuan may isang maliit pa na waterfall. Ang tawag ng iba, plastadang saloysoy. Ayan, nahugis pa box. Ilipat natin ulit sa kabilang example illustration. Kung hindi man mga matataas na waterfall, isang halimbawa nito, tipong maliit lang siya at style pa sa loisoy. Subalit, ang bandang giliran niya, ito ang pakabantayanan ninyo mga katits, bandang giliran or gilid niya, may napansin kayo na parang may stage na kwadrado. Bantayanan ninyo ang ganyang plastada. Next illustration ulit. Mapa-wall type man siya. Sintro sa bagsakan. Ayan, yung bagsakan ng tubig. Pero ang kwadradong hugis na sinasabi kong bantayanan ninyo, nasa pinakagitna, malaking posibilidad na may sinalpak or tinago sa mismong wall type na yan na box or stage type. Ayan, sinasalpak lang yan mga katiits. Dahil ang mga sinaunang treasure hunter, isa ito sa mga area na binabanatan nila. Mabilisang deposito or
mabilisang makuhang deposito dahil nakasalpak lang or sinalpak sa mismong dingding. Dito makikita natin yan sa mismong wall type. Sa gilid, may pabox na parihaba. Nasa bandang baba lang yan or nasa bandang kanto niya ang mismong target area. Ayan, kung hindi man sa baba, nasa bandang taas. Tanggalin natin. Nandito yan banda sa taas, mga katiits. Hindi yan nakasintro sa pabox. Dahil alam ng mga Japanese Imperial Army kung sisintruhin nila ang paglagay sa deposito na yan. Isang halimbawa na lang nito, stage type, hindi siya wall type na pagkabox. At binanatan mo ang pinakagitna, alam ng mga Japanese Imperial Army na matutukoy agad ang mismong depositong iyan. Ang ganitong klaseng plastada, stage type, nasa bandang giliran ang depositong iyan, mga katiits. Ayan, nasa bandang ilalim dahil hindi na sila pwedeng maglagay dito sa ibabaw or dito man banda. Labas na yan, hindi pwede yan. Nandito banda yan sa gilid, sa ilalim or banda dito sa malapit sa kanto, magkabilang side. Abot na abot ito sa mga metal detector ninyo. Dahil alam nyo ba, isa ito sa mga tinuro sa akin ng mentor ko tungkol sa mga stage type or wall type deposit kung saan malapit sa mga waterfall, mapaliit man na waterfall or mapalaki. Bantayan yan talaga ninyong maigi, lalo na't wala pa naman itong masyadong palatandaan na may deposito sa lugar. Dalawa lang ang palatandaan nito, mga katiits: waterfall na nakabiring sa east at ang stage type. Ayan, ganun din dito sa wall type. Ulitin ko ulit para maintindihan talaga ninyo. Nakabiring sa east, nakaharap. Para siyang parihabang box na pader or wall type ang deposito. Nandito palagi yan sa baba or nasa taas dahil wall type siya. May posibilidad siyang sinalpakan sa bandang taas. Ulitin natin para maintindihan talaga ninyo. Ayan, pabak siya na parihaba. Daanan ng tubig ang deposito. Kung wala dito sa baba, sa bandang ilalim, padukot pa naman ito, mga katiits, madalas. Parang pasungyab sa Bisaya pa. Nandito banda sa taas yan. Kahit sa kudigo natin, makikita natin ang ganitong klaseng deposito na sinasalpak lang talaga sa mismong pabox na area, hindi magkalayo sa ginawa kong example illustration. Parang nilagay lang siya at tinakpan. Nakaharap ito sa east, sumabay sa pagbagsak ng waterfall. Ayan, example lang ito, mga katiits. Yan yung labasan ng tubig ng waterfall o daanan. Sumabay itong Buddha na ito na nakaharap sa east. Kung hindi man east siya nakaharap, pwede itong nakaharap sa 36 degree. Bantayanan palagi ang 36 degree. Load lock position ng plastada ng pagkapader. Kahit sa mga kodigo natin, mga katiits, nakalagay pabox at may bilog or parang dot kung saan ang dot na ito, ito na yung sinasabi niyang deposito. Nasa pabox na guhit. Hindi lahat ng sign na naka-engrave pwede rin pagbasihan ang paggagawa ng plastada kung saan daanan siya ng tubig, stage type. Ayan, ganon din sa wall type na dinikit ito sa pader. Nakahidin na itong depositong ito. Ang pinakadat niya, nakatago na yan.
dahil yan ang deposito. Nasa labas ng mga wall type na pabox na parehabang box or stage type. Mismong sa kodigo natin mga ka-teach, nandyan na yan. Hindi magkalayo dito sa ginawa kong example illustration. Ayan, pabox type siya. Target, nasa ilalim. Kung wall type man siya, ang target, nasa pwedeng paganyan, parihaba, bandang taas. Kung hindi man dito banda, andyan banda. Ganon din base sa mga area na napuntahan ko kung saan naunahan na kami mga ka-teach. Nako, hindi magkalayo talaga ang mga tinuro ko sa inyo base sa plastada kung saan nakuha na ng mga maliliit na deposito. Ayan mga madam at mga sir. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha naman kayong or may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo pag nag-explore kayo. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa lahat. Metal detector lang ang katapat niyan mga ka-teach dahil mababaw lang yan ang pagkasalpak sa mismong depositong ito. Wala pang upit kung naka wall type man siya or stage type. Padukot ang depositong nakalagay sa stage type. Nasa ilalim, padukot. Ayan, ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga ka-teach. Thank you.